pinakaunang book ng Bible. At ito po ay makikita sa pinakaunang chapter ng Genesis. Babasahin ko po ay ang pinakaunang verse dito. So ang sabi po dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, masasabi ko po na napakadali niyang intindihin, no? Napakadali niyang maunawaan. At, pero gayunpaman, itong pinakaunang verse ng pinakaunang chapter, ng pinakaunang book ng Biblia na ito, ay naglalaman ng napakaraming theological truths. Okay? So, unang-una, ano may kita natin dito? That God created the heavens and the earth. Si God, kin-create niya, siya yung nag-create ng lahat ng bagay. At so, ibig sabihin, He's not a created being. No? Dahil sa Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. So, sabi din, kung babasahin din natin sa mga susunod na verse dito, malalaman natin na yung Diyos, siya ay Trinity, no? Siya ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At makikita din natin sa mga susunod na verse na dito na nung pasimula pa lamang ay nandoon na siya. So ngayon, dito sa Genesis, ang nagsulat nito ay si Moises. At dito sa Genesis, inilatag ni Moises kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So dito pa lang sa pinakaunang verse, may kita na natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao, kung paano nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae, lalaki at babae lamang. Inilatag din dito ni Moises ang mga unang iniutos ng Diyos sa tao at inilatag niya rin dito kung paano una nagkasala ang tao laban sa Diyos. O, dahil sa pagsuway nila sa mga utos na ito. But let me talk first about sa nilikha ng Diyos before niya likhain ang tao. At yun ay ang sanlibutan. Itong mundo kung saan tayo namumuhay. The natural world, the physical world, itong mundong ating ginagalawan. And after God created this world, the heavens and the earth, sabi niya, He said it was good. No? At noong buwan po ng Setyembre, itong last September lang po, 2022. Dahil sa provision at sa pahintulot ng Diyos, nakapagbakasyon po kami sa El Nido, Palawan, kasama po si Brother Angel, kanyang asawa at yung mga iba rin pong kapatiran dito sa CRO. At pasalamat sa Panginoon dahil yung tinuloyan po naming kung tawagin nila yun, hostel, tinuloyan po naming hostel doon sa El Nido, ay meron siyang napakagandang tanawin. So, kung try ko po ipaliwanag, kung ma-imagine nyo, yung hostel na yun, elevated siya. At may part doon na nakatapat doon sa dagat. So, since elevated siya, may kita mo yung slope papunta doon sa beach. So before yung beach may mga puno, and then may kita mo yung dagat at may kita mo yung mga isla doon sa dagat. At nung nakita ko yung tanawin na yon, yung napakagandang tanawin na yon, hindi ko mapigilang magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil sa ganda na nakita ko. Dahil din sa pagkakataon na ibinigay niya sa bakasyon at sa napakagandang tanawin na yon. And I believe, as a Christian, na naniniwala at nananampalataya sa Diyos na siyang lumikha ng sanlibutan, na siyang lumikha nitong mga nakikita ko ngayon, as a Christian, ang response dapat natin ay hindi lamang basta pamamangha. No, katulad nung hindi mo mapigilang mamangha. Kundi, dapat mag-end up tayo palagi sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos dahil sa mga ganung bagay. Pero hindi lamang din dapat doon sa mga ganung bagay, no? Hindi lamang sa mga ganung pagkakataon or sa mga ganung tanawin at ganung karanasan lang tayo magpupuri at magpapasalamat sa Diyos, kundi sa lahat ng kanyang nilikha, no? And the very reason kung bakit buhay tayo ngayon physically is because
nasusustain tayo ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Tama? At dapat tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya dahil dito sa mga bagay nito. Unang-una, yung oxygen na nilalanghap natin, kaya tayo nananatiling buhay physically is because of that, because of the oxygen. No? Yung mga pagkain na kinakain natin, yung nagbibigay sa atin ng lakas para kumilos, magtrabaho, makapag-aral ng mas mabuti, no? Kailangan natin ng pagkain upang magawa natin yung mga ating mga nagagawa sa pang-araw-araw. Kailangan din natin ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate at magkasakit. No? Kailangan rin natin ng damit. At yung mga materials na ginamit sa paggawa ng mga suot natin ngayon ay galing sa mga bagay na nilikha ng Diyos. So this, lahat ng bagay nito, lahat creation to ng Diyos. Yung mga bagay na tinitirahan natin, yung mga kahoy, bakal, ginamit simento, graba, hollow blocks, is from the creation of God. No? Yung araw at buwan na nilikha ng Diyos nung ika-apat na araw. Yung araw na nagbibigay sa atin ng vitamina, maging mga hayop at halaman kung saan nang gagaling yung ating mga kinakain. And I believe, sasang-ayon kayo sa akin, na mas magandang matuyo ang nilabhan na damit pag nasinaga ng araw, tama? No? So, dapat natin din, I believe, dapat din natin ipagpasalamat sa Diyos yun. Di ba? At yung buwan para may liwanag tayo sa kadiliman ng gabi. And even the technology na ginagamit natin at na naranasan natin ngayon. No, itong mga ginagamit nating cellphones, laptops, microphones, speakers, yung copper cables, kung saan dumadaan yung kuryente, fiber cables, no? Maging itong itong space na to, kung saan dumadaan yung mga signal papunta sa mga telepono natin, galing sa cell site, galing sa modem, di ba? Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos yan. Yung knowledge sa paggawa at pag-aayos ng mga bagay na ito na pinahintulutan malaman ng mga engineers, ng mga programmers, ng mga scientists, pinahintulutan yun malaman nila ng Diyos. No? At lahat ng bagay na yun, lahat ng materials na ginamit doon is galing sa creation ng Panginoon. At dapat nating ipagpasalamat yun. Even the social media na ginagamit natin to communicate to other people sa ating mga mahal sa buhay, ating mga kapatid sa pananampalataya, no, ginagamit din natin ito to learn about this world, to learn about God, di ba? Yung mga nare-record na sermons, kahit yung mga dating-dati pa, preachings, kung paano nakaabot sa atin yung ebanghelyo sa iba sa atin, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, at marami pang ibang bagay. At pinahintulutan niya ng Diyos na magawa. At anong makikita natin dito? No? God is not only a creator, but He is also a sovereign. No? He is a sovereign God. He is a sovereign over the whole world na kanyang nilikha. Sovereign siya sa lahat ng nangyayari dito. And He is in control of everything. No? Siya ang lumikha at siya rin ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. And ano pa, yung nilikha ng Diyos na dapat natin pagpasalamat. Nung ika-anim na araw, lumikha siya ng tao ayon sa kanyang larawan at wangis. Lumikha ang Diyos ng tao, nilikha ng Diyos tayo. Yung si Adan at si Eva. Okay? He created us at dapat natin pagpasalamat sa kanya dahil nilikha niya yung buhay. Kaya tayo nandito ngayon. Now, meron tanong at maaaring tanong din ito ng bawat isa sa atin. Brother Chester, lahat naman ng bagay na sinabi mo, magaganda naman talaga yan, lahat ng bagay na yan. At wala akong nakikitang bandahilan kung bakit hindi ako makakapagpasalamat sa Panginoon at magpuri sa Panginoon dahil sa mga bagay. But this is the question. How about my sufferings? No? Paano yung mga paghihirap na nararanasan ko ngayon? Dapat ko rin bang ipagpasalamat yun sa Diyos? No? Kasi sabi mo, siya yung nagpapahintulot ng lahat ng bagay. So ibig sabihin, siya rin yung nagpahintulot. No? And I believe that is a valid question. That is a legitimate question. But before natin sagutin yun, ilatag muna natin yung katotohanan din na sinasabi sa Genesis. Tano yung katotohanan na yun? We live in a fallen world. Tama? Itong mundong pinamumuhayan natin ngayon,
ito ay bumagsak dahil sa kasalanan. Tama? Nagkasala si Adan at si Eva dahil hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. At dahil sa pagsuway ng mga unang mga tao sa utos ng Diyos, this world is corrupted by sin. All of us, all of creation is corrupted by sin. At kasama sa produkto ng pagbagsak sa kasalanan ay yung mga suffering na nararanasan natin ngayon. And yes, even as Christians, ay nakakaranas ng mga iba't ibang sufferings. Tama? Maring nagsasuffer tayo dahil sa consequence ng ating mga kasalanan. And one thing is for sure, no? Pinahintulutan ito ng Panginoon na mangyari sa atin upang disiplinahin tayo as Christians na mga na nasa Diyos na nananampalataya sa Kanya. Let me read po Hebrews 12 verses 4 to 8. Sabi dito, hindi pa umaabot sa pagdanak ng inyong dugo ang paikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nakalimutan na ninyo ang salitang nagpapalakas ng loob sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagpawalang bahala ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag manghina ang iyong loob kung ikaw ay kanyang sinasaway. Sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid. At ang bawat itinuturing ng anak na anak ay hinahagupit. Magtiis kayo alang-alang sa pagtutuwid. Mga anak, ang turing sa inyo ng Diyos, mayroon bang anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung hindi kayo dinidisiplina at lahat naman ay dinidisiplina, kayo'y mga anak sa labas at hindi tunay na mga anak. So kung dinidisiplina ka ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. No? At so maaaring nagsasuffer tayo dahil sa mga trials, tribulations, and persecutions na ating nararanasan. So maaaring mangyari yan. But James said, in James 1 verse 2 to 4, ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y dumating sa hustong gulang, ganap at walang kakulangan. At maaari din na nagsasuffer tayo dahil sa ating mga sakit at karamdaman. At sabi po ni J.C. Ryle, sabi niya dito sa isang quote niya, health is good. Health is a good thing, but sickness is far better if it leads us to God. No? Ang kalusugan ng isang mabuting bagay, ngunit ang sakit ay higit na mas mabuti kung ito ay magdadala sa atin sa Diyos. So anong point ko dito? No? Our point here is, anumang sufferings ang mga pinagdadaanan at nararanasan natin ngayon, kung ito ang dahilan, kaya mas napapalapit tayo sa Diyos, mas nananampalataya tayo sa Diyos, mas nagtitiwala tayo sa Diyos. Kung ito ang dahilan, kaya mas nagiging kamukha natin ang Panginoong Jesus, dapat magpuri tayo, dapat ipagpasalamat natin to sa Diyos. Let me read po yung 1 Thessalonians 5-16. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. And lastly po, before po ako magtapos, bilang mga Kristiyano na nauunawaan ang kaawang-awang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, bilang mga Kristiyano na nauunawaan kung gaano ka makasalanan ang tao at kung gaano ka banal ang Diyos, bilang mga Kristiyano na nauunawaan ang katarungan, kabutihan, awa at biyaya at pagmamahal ng Diyos, ang ipinagpapasalamat natin dapat sa Diyos ay yung kanyang pagliligtas sa atin. Iniligtas niya tayo sa kapahamakang dadating dapat sa atin sa inaharap. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa pag-asa na ibinibigay ng ebanghelyo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Papasalamat tayo sa Panginoong Jesus sa kanyang matuwid na pamumuhay at sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil hindi siya nanatiling patay dahil pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay siya at umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos.
Pupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng pananampalataya at pagsisisi. Because He is the author and the finisher of our faith. Oh, nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang kapatawaran, kapayapaan na ipinagkaloob niya sa atin. Nagpupuri at nagpasalamat tayo sa Diyos sa banal na Espiritu dahil siya ang tumutulong sa atin upang mamuhay ng may kabanalan. Nagpupuri at nagpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang awa at biyaya. Kaya mga kapatid, marami tayong dahilan upang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Marami tayong dahilan. At wala tayong dahilan upang hindi magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya ito ay paalala sa atin na patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. And sa akin pong pagtatapos, let me read po yung Revelations 4:11. Sabi po dito, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they existed and were created." Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po dahil sa inyong nilikha, patuloy pong nasusustain ito yung aming buhay. Maraming salamat din, Panginoon, dahil kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong anak, na Panginoong Jesus, Panginoon, dahil po sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hindi na po namin mararanasan yung kapahamakan na dapat naranasin namin, Panginoon, sa hinaharap. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong awa, sa inyong grasya, Panginoon, at sa inyong biyaya. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ito. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, sa pagpatuloy po ng gawain ngayong umaga hanggang mamaya hapon, Panginoon, panalangin po namin na patuloy po kayong mangusap din sa bawat isa sa aming Panginoon at sa lahat po ng aming mga maririnig. Tulungan mo din kami, Panginoon, na ito po ay aming isang buhay. Muli, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri at ang pagsamba, paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.